Hello guys, welcome to my channel. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng electric fan. So, yung unang tuturo ko sa inyo ay yung no power. Ito yung sample natin. So, bubuksan natin tong likod ng electric fan. So, pag no power siya, karamihan, pag no power, katapos nyong i-check yung wire at saka switch, last nyong i-check yung fuse niya. Ito yung fuse niya, nandito siya banda. Karamihan pag no power, pumuputok yung switch or nag-o-open siya, wala na siyang connection. Kaya yung dahilan kaya pumuputok yung switch dahil overheating, stuck up yung rotor, at saka yun nga, may kalawang nas sa loob, o kaya mahina na yung capacitor kaya hindi na makaikot ng maayos yung rotor o dito kaya pumuputok yung switch. So sa no power, ang kailangan mo lang gawin, ito, mayroon ako sample dito, binuksan ko na. Ito yung katulad nito motor. So, bubuksan ko to. Yan. Ito yung halimbawa ng motor. Yan. So, tatanggalin ko to. So, ito limbawa ng isang ng motor sa loob ng motor. So, yung switch, nandito siya. Yung gagawin mo, tatanggalin mo lang yung mga wiring dito, yung ito, itong nagkakadikit-dikit na to. Tapos papalitan mo yung switch, yung thermal fuse pala. Papalitan mo yung fuse. Pagkatapos mong palitan, yung nandito. Pagkatapos mong palitan ang fuse, babalik mo din siya sa dati. At saka tatakip din. Yan. Takip mo. So, pagkatapos mong palitan ang fuse ng bago, ang gagawin mo naman, kailangan mong tanggalin ito. Ito yung rotor niya. Shafting at rotor. Ang gagawin mo, lilinisin mo naman yung loob. Dito, at saka dito. Kasi, stuck up siya, pinakalawang, kaya hindi siya makaikot ng maayos. Kaya pumuputok yung fuse. Yun ang dahilan. Karamihan mga dahilan ng electric fan. So, ang gagawin mo, gamitan mo siya ng WD-40 or linisin mo siya ng maayos dito para mawala yung kalawang at saka maging maayos yung pag-ikot ng rotor. At saka dito, lilinisin mo din dito magkabilaan para umikot ng maayos yung rotor niya. Babalik siya, gumana to, ganyan maging maayos yung pag-ikot niya. Yan. Tapos meron din naman mahina ang ikot ng electric fan dito. Mahina yung ikot niya. So, pag mahina, karamihan ng problema nun ay yung capacitor. Ito yung capacitor niya. Ito. Itong capacitor na to, malalaman mong mahina na siya pag pinindot mo yung, inikot mo tong dito,
yung fan niya, pag inikot mo yung fan, tapos malambot, tapos pinindot mo yung switch number 1, minsan hindi na umiikot, at saka pag pinindot mo yung switch number 3, mahina na. Possible na problema nun is, mahina na yung capacitor mo. Papalitan mo na to ng bago. So, itong capacitor na to, nabibili to dito sa amin ng 85 pesos. So, yung presyo na naglalaro sa 50 to 85. Titingnan mo lang yung kung ilang yung microfarad at saka voltahe ng capacitor mo. Ito yung capacitor ko, 1.5 UF at saka 400 volts. So, yun yung papalitan mo. Yun yung bibili mo sa electronics store. Yun, papalitan mo to. Pag lumakas na, tapos mong palitan to, yun, okay na yun. So, sa pagpalit mo ng capacitor, okay lang magkapalit ng wire kasi wala tong polarity itong capacitor na to. So, yun. So, meron din naman, next naman tayo, yung problema ng electric fan, pag hindi nag-swiswing, ganyan. Hindi nag-swiswing. Pag hindi naman nag-swiswing, yung problema nun, yung nag-swiswing kasi dito, yung, ito, yung gearbox, ang tawag dito ay gearbox niya. Pag hindi na nag-swiswing, yung gearbox niya, kailangan mo siyang palitan. Karamihan kasi nagkakaproblema sa gearbox pag basag na yung sa loob at saka dito. Nabasag na siya. Kaya, papalitan mo lang to ng bago, yung gearbox niya. So, yung gearbox, nabibili to ng 100 to 150. Yan, naglalaro sa presyo na yan. 100 to 150. Tapos, magsiswing na yan ng maayos. Kailangan din yung design niya, kapareho din. Kaya, pagpapalitan mo yung gearbox, tatanggalin mo siya dito. Tanggalin mo to. At saka, dalhin mo sa electronics store para mag-match yung gearbox na ipapalit mo. So, ano pa? Next naman, yung stack up, yung mahina yung ikot. Pag parang nahihirapan umikot yung electric fan mo. Pag mahina ang ikot, yun yung problema nun. Problema nun ay yung kinakalawang na dito. Yan, karamihan mga inaayos ko, kinakalawang dito. Hindi pa umaabot sa pagputok ng fuse. So, pag kinalawang na dito, magkabilaan, ang kailangan mo lang buksan yung motor, ito, tsaka linisin mo magkabilaan. Yung matanggal talaga yung kalawang at maging itis mo, maging maayos yung pag-ikot niya. Ganyan. Maging maayos yung pag-ikot niya. Ganyan. Pagkatapos mo siyang linisin at naging maayos na yung pag-ikot niya, yun, okay na yan. Tapos, meron din naman umaandar pero tumitigil din at matigas yung rotor niya. Naninigas dito. Pero minsan, hindi na umaandar. Naninigas na lang yung dito. Yung rotor. Ang problema nun naman is yung to, yung bushing. Ang bushing niya. Yung bushing niya ay nandito. Yan. Yan yung bushing niya. Yan. Sa experience ko, pag ganitong bushing niya, mahirap tanggalin, mahirap din ibalik. Kaya yung ginagawa ko, pinapalitan ko yung buo nito. Buo niya nito. Papalitan mo nung buo. Para malaman mo kung sira na yung bushing niya, kailangan mo lang alugin. Ganito. Hawakan mo lang yung dito, yung pag example, okay pa yung buo pa tong electric pan na to. Hawakan mo dito, aalugin mo, tataas, baba mo. Pag naalog na,
yung maluwag na yung bushing niya, kaya hindi na umiikot ang fan at saka naninigas na yung pag pinan mo, tina-turn on mo na yung electric fan, tumitigas na siya. So yung fuse nga pala, nabibili mo siya ng 30 to 45, yan yung presyo ng yung electric fan fuse o thermal fuse. Ito. Tapos, ito naman, gearbox, 150, 100 to 150. Ito naman yung capacitor, mabibili mo siya ng 50 to 85 pesos sa electronics store. Yan, dun ka bibili. So, ano pa? Yun lang muna sa ngayon. Sa next topic ko, ituturo.